the NBA All-Star Snubs. But first, make sure you like this video at mag-subscribe. I-hit mo na rin ang notification bell para wala kang mamintes na mga videos natin. Ang mga reserves para sa Eastern Conference, Jimmy Butler of the Miami Heat, Darius Garland of the Cleveland Cavaliers, James Harden, Zach LaVine, Khris Middleton, Jayson Tatum, and Fred VanVleet. Para sa Western Conference, Devin Booker, Chris Paul, Luka Doncic, Rudy Gobert, Donovan Mitchell, Draymond Green, and Karl Anthony Towns. And I'm going to say lahat naman deserving, pero dahil 12 players lang ang kailangan maging All-Star kada conference is hindi maiiwasang magkaroon ng mga All-Star snubs. So here are some of the list ng mga players na binaliwala para sa All-Star weekend. First is Brandon Ingram of the New Orleans Pelicans. Pero kasi yung team niya is under 500. Tapos yung labanan pa sa reserves is medyo deep para sa West. He is averaging 22.5 points, 6 rebounds, and 5.2 assists per game na kung titingnan natin yung numbers niya is All-Star worthy talaga. But I'm sure dagdag motivation ito sa kanya to push even harder. Next, from San Antonio Spurs, DeJounte Murray. He is doing a tremendous job para sa team na nagre-rebuild. Ang fifth-year guard is almost averaging a triple-double this season. 19.6 points, 9.1 assists, and 8.5 rebounds per game. Siya ang dahilan kung bakit competitive pa rin ang Spurs despite nasa rebuilding process. Next, Bradley Beal. Sobrang hirap nga maging all-star para sa East sa guard position. Beal is averaging 23.2 points, 6.6 assists, and 4.4 rebounds per game. Other players na nahirapang makapasok sa guard position ng East ay sina LaMelo Ball and Drew Holiday. It is really tough down there. Yes, LaMelo Ball is not an all-star this season, pati na rin ang kanyang batchmate na si Anthony Edwards. Grabe, sobrang deserve ni Ant-Man maging all-star, pero sinong tatanggalin mo sa West, diba? Booker, Paul, Doncic, at Mitchell. It is really hard na makapasok kung ganyan yung competition. Another player from the West is Jaren Jackson Jr. Despite having the third best record, si Morant lang ang Grizzlies na All-Star. Pero with Draymond Green sitting out, may chance na baka siya ang maging substitute. He's been healthy all season long. Siya rin ang core part sa defensive identity ng Memphis this season and looking sa kanyang Defensive Player of the Year award. Tyler Hero also didn't make the cut and surprisingly, Jaylen Brown averaging 24.2 points, 6.6 rebounds, and 3.1 assists. Pero ang pinaka biggest snub para sa akin ay si Jarrett Allen ng Cleveland Cavaliers. Yung defensive rating nila is third sa liga, behind lang sa Golden State at Phoenix Suns. And mainly because dahil sa kanya. Masaya tayong naging all-star si Darius Garland pero dapat kasama niya si Allen. Sobrang nashock nga mga tao kasi akala ng lahat si Garland pa yung hindi ata makakapasok kasi grabe nga yung guard sa East. Tapos si Allen yung nawala ng pwesto sa East. I think kung may isa lang akong babaguin sa listahan is it should be Allen over Middleton. Pero with Durant sitting out, I hope ibigay nila kay Allen yung spot na yan. Kayo ba, sino ang mga manok nyong hindi naging all-star this season? Let me know all your thoughts in the comment section below. I will now step back. Bye-bye.